Hola amigo, como esta? For this vlog, I'm gonna teach you how to apply for the SSS salary loan kasi napakarami kong kakilala na madalas nagtatanong kung paano nga ba mag-apply ng loan sa SSS, especially dun sa mga newbie. So, isa yon sa mga rason kung bakit ako gumagawa ng vlog ngayon ay para mapadali ang inyong buhay-buhay, and for sure some of you ay nahihiyang magtanong sa kakilala kung paano mag-apply ng salary loan kasi nga naman ito ay isang utang. Pero hindi mo naman ito dapat nakahiya kasi nga ikaw rin naman yung naguhulog ito at kinakaltas to sa sahod mo buwan-buwan. So ayun na, let's get started. So just a friendly reminder, bago ka mag-apply ng salary loan sa SSS, make sure na na-meet mo na yung mga requirements. And as far as I know, ito yung mga requirements. Kung hindi, punta na lang kayo sa kanilang website. Kung meron ka ng account sa kanila, click mo lang yung apply for salary loan and you will see naman kung ano yung mga lack na hindi mo pa na-meet na requirements at lalabas naman doon yun. At kung na-meet mo na lahat, mag-go through na siya to a page kung saan ka na pwede mag-apply ng salary loan. Well, anyway, as I was saying, yung requirements, syempre, madalas, ito na yung pinakaalam ng lahat. Kailangan 36 months ka nang merong contribution sa SSS. At hindi lang yun, kailangan 6 months kang continuous na naguhulog. So, let's say, naka 36 months ka nang ang contribution, pero nag-resign ka sa work mo. Tumenga ka, tumambay ka ng 1 taon, 8 buwan. So, basically, hindi ka pwede. Hindi ka pwede mag-apply ng salary loan kasi i-check yun ang system kung continuous ba yung hulog mo nung contribution mo for the past few months. So, kung may nag-lapse, like let's say 3 months, 2 months, 4 months, 5 months, 6 months, hindi ka na pwede mag-loan. So, kailangan mo ulit maghanap ng trabaho para mahulugan yung SSS mo. At ito na nga ang gagawin natin para makapag-apply ng salary loan using the mobile app. Of course, you have to go to the Play Store or App Store and look for the SSS mobile application. Once you downloaded it, ito na yung mga steps na gagawin nyo. At yung mga parts na importante, nilagyan ko na ng mga emoji at saka ng doodle para hindi nyo makita. So huwag kayong magtaka kung bakit may mga smiley face dyan. That's my personal information and of course I don't wanna share it with you guys. Hindi naman sa walang tiwala ko, pero napakaraming tao ngayon ang gustong makakuha ng ating mga personal information like identity theft, and of course we want to avoid it. Kaya just to make sure, ginawa ko na yun, diba? Kasi baka mamaya may mag-comment din sa inyo, bakit hindi mo tinakpan yan? So ayun, advance mag-isip, ginawa ko na lang din. So, panoorin nyo itong steps na to, napakasimple lang, less than 2 minutes to. And after this, for sure, you will be able to apply for a salary loan na. At, discarding nyo na kung saan to gagarusin. Pero, please keep in mind na ito ay utang. At sana, gamitin natin to sa mga bagay na importante. Sa mga bagay na may katotohanan. Like, for example, bibili ka ng bagay na kailangan nyo talaga sa bahay nyo, or you will use it as an investment, like magtatayo ka ng small business with that capital. Pero nga pala, bago ko makalimutan, iba-iba kasi pala yung yung starting loan. Merong 15, merong 10, may mababa, pero makikita nyo naman yung list doon kung ano yung available na loan nyo, yung minimum at saka yung maximum na pwede yung i-loan. At ayun, panoorin nyo na nga tong clip na to and I hope you'll makakatulong sa inyo to para sa future nyo. Tas, ayun, napaka saya kasi nakapag-vlog ulit ako ngayon. Sobrang tagal kong hindi nag-vlog dahil busy-busy yan sa work. Si babe na kasi mangot na kasi siya ay nagluluto. Kailangan tahimik. Sige na nga, panoorin na nga muna ng clip to. Mamaya to magkuntuan kasi for sure, after nyo panood yung clip, tapos rin magluto si babe. So, pagkatapos mo i-download yung SSS mobile app, buksan mo na siya, i-launch mo na siya. And of course, like any other application, you have to enter your user ID and password. Oops, lagyan natin ang emoji para hindi yung makita yung information. At pagkatapos nyo i-type yung user ID and password, sign in.
At pagkatapos, may kita kayong iba't ibang box at piliin nyo lang yun. Select apply for salary loan. Third option. And then there you'll see your information, tapos yung loanable amount. Ayan yung max nung sa akin. 17,500. Select yung terms and conditions. Proceed. And then you'll see like the statement of account. Ayan yung mga uhulugan nyo. For references, you can download it para ma-save sa phone nyo. In case na hindi kayo online, makikita nyo pa rin siya kahit offline. Tapos ayun, submit lang. And there you have it. Ganun lang kasimple at ganun lang kabilis. So that's it, amigos. See, napaka-simple lang ng pag-apply ng salary loan sa SSS. Hindi siya ganun kakomplikado. At yung processing time, it will take like 2 to 3 weeks para makuha mo yung cheque na ipapadala sa inyong HR sa comp and ben department nyo. And bago yun ma-approve, of course, your employer, kailangan nilang i-approve yun. Normally, once you apply the application sa mobile app, after a few minutes, magsisend si SSS sa'yo ng email na kailangan mong i-notify din yung employer nyo o yung HR nyo na nag-loan kayo. Syempre, makaka-receive rin sila ng email, pero dahil nga naman hindi lang ikaw ang empleyado sa kumpanya nyo, and for sure sobrang busy rin ng inyong HR, kailangan mo nang bumaba sa HR nyo, katukin sila na, "Ma'am, sir, nag-apply ako ng loan, paki-approve naman." At para na rin mapabilis ang iyong pagproseso, di ba? Baka mamaya kasi magalit kayo, sabihin nyo, ang tagal-tagal. May mga taong ganun, hindi makapagintay. Na feeling nila sila lang yung empleyado sa mundo at sila lang empleyado at sila lang yung napakagaling sa kanilang kumpanya. Well, anyway, baka nagrarant na ako balik tayo sa topic yun. Pag na-approve na sa cheque, kung payroll nyo ay through debit card, i-deposit mo lang doon, just present valid IDs. Normally, 3 to 5 business days ata, nakalimutan ko na, basta kapag yung clearing ng cheque para maging available na yung balance, ayun, 3 business days lang ata, or basta ganun, 3 to 5 business days, not sure, comment down below kung sa bangko ka nagkatrabaho. So, ayun, sana gamitin mo to sa tama, and for sure, ang ating mga titos and titas of Manilas, kailangan ng kailangan to ngayon. Dahil malamang malapit-lapit na yung ano pagkagastosan. Isipin naman nila kasi November pa yung 13 month. Pero there are some people kasi na gusto nilang mas maaga mamili. Ayaw nila na makisabay sa sikip ng Divisoria, Baclaran, ng mga malls. So ayun, sobrang okay to. At babayaran mo nga pala siya ng 2 years, 24 months. Yes, you heard it right. Normally, kaltas nito kapag let's say 15K, 16K, kulang-kulang 800 pesos every cut-off. Matagal, pero at least hindi mo maramdaman sa iyong sahod. Para ka lang nakaltasan dati ng tax, di ba? And ayun, again, palagi ko sinasabi, sana gamitin niyo sa tama yung pera at sana hindi ito masayang kagad. Kasi napaka, hirap. Ang hirap mag-apply ng loan talaga minsan, di ba? At meron pa pala akong isang nakitang loan sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit puro ito yung lumalabas sa Facebook mo. Mukha ba ako nangangailangan ng pera talaga? Kailangan ko ng pera, pero Diyos ko naman, ayoko mabawin sa utang. Next vlog natin, baka yung home credit vlog. Ay, home credit vlog. Home credit loan. Cash loan na. Makita ko kasi, 15,000 ata, up to 50K ang pwede mong i-loan. Tapos yung maximum na term is for 30 months. See? Parang 2 years and 6 months, 'di ba? Napakatagal noon, pero for sure pag ganun katagal, durug-durug ka sa interest noon. So, kung gusto niyo yung ganong vlog, kung gusto niyo ituloy ko, gusto niyo i-try ko, pero ika-cancel ko rin, hirap 'yon. Comment lang sa baba. Ayun, thank you so much for watching this vlog. At maya-maya baka gumawa niya ako ng horror vlogs natin. So don't forget to like, share, and subscribe. Tapos, hit mo na yung notification bell
para updated ka sa next vlog ko. Thank you so much nga pala sa palagi yung pagsuporta sa mga nagko-comment. Sobrang na-appreciate ko yun, especially yung mga bagong nating subscriber na nagulat ako na bakit ang konti ng views, bakit ganun, bakit ganito, ang ganda-ganda ng content mo. Sobrang na, ang sobrang ansaya-saya lang sa feeling na may mga konting tao, kahit na konti kayo, na na-appreciate yung nagawa ko. So, isa-isa sa mga rason kung bakit yung drive ko sa pag-vlog kahit papaano tumataas ulit or na-uplift ulit yung sarili ko na mag-vlog. Kasi minsan talaga tinatamad na talaga ako . Parang ano ba yan? Wala na akong maisip na content. Parang inaisip ko may nakagawa na. So ayaw ko maging gaya-gaya, pero well, hindi natin maiwasan yon. So yun nga, dami ko ng kuda at kami magla-lunch na pala ni Vabe dahil tapos na ata siya magluto. This has been me, Dale Robles with 2Ls, and just like that, this vlog is over. Deuces, subscribe, hit notification bell.